isang babaeng Pinay ang nasa loob ng elevator, tsaka pumasok ang isang Italyanang pagkabango-bango. Ipinagyabang pa ang kanyang pabangot sabay sabing, Giorgio Beverly Hills, $500! Pagdating sa second floor, pumasok naman ang isang Amerikanang napakabango rin at nagyabang din katulad ng Italyana at sabay sabing, Chanel number 5, $1,000! Pagdating sa third floor, bago lumabas yung Pinay, ay umutot muna ng pagkalakas-lakas at sabay sabing, broccoli and alugbati, $50! Sabi ni Pedro sa kanyang doktor, Dok, malaki yung problema ko. Ano naman ang problema mo? Kasi Dok, feeling ko nagiging aso na ako. Kasi pagka kumain ako, ganito, parang aso. Pagka umihi ako, tinataas ko yung paa ko na parang aso. Kapagka nakikipag-usap ako, kumakahul ako, wow, wow, parang aso. Sagot ng doktor, mukhang malala na nga yung sakit mo. Kailan pa nagsimula yan? Sabi ni Pedro, Dok, nung tuta pa ako, may isang batang naghihingalo ang kailangang binyagan. Dumating agad-agad yung pari pero dahil nasa malayong probinsya sila, wala silang makitang available na tubig. Swerte na lang at may nakitang kaldero yung pari at yun na lang ang ginamit niyang pambuhos sa noo ng bata. Alam niyo kung anong laman ng kaldero? Sabaw ng bulalo. Isang tricycle ang binunggo ng rumaragasang sasakyan at tumilapon yung mga sakay kasama yung driver. Nakita ko yung babaeng duguan at umuusad-usad papunta sa driver, tutulungan ko sana. Pero bigla niyang iniangat yung kanyang kamay sa driver at sabay sabing, Mama, yung sukli ko. Sabi ng donya sa kanyang bagong katulong, Ate, sa pamamahay na ito, ayokong nagpapapasok ka ng ibang tao. Ayokong lumalabas ka ng walang paalam. Ayokong kumakain ka ng walang sa oras. Ayokong natutulog ka sa oras ng trabaho. Yun lang naman ang ayaw ko. Ikaw, anong ayaw mo, ate? Ako po, ma'am, isa lang ang ayaw ko. Ayaw na ayaw kong nauutusan. Kinabukasan, sabi ng donya, bukas aalis kami, pupunta kaming Baguio. Kailangan alas 5 pa lang, mag-aalmusal na kami. Sumagot yung yaya at sabay sabi, wala pong problema, ma'am. Abay, kung mauna kayong magising, edi mauna na kayong kumain. May isang bagong teacher ang nagpapakitang gilas. Pagpasok na pagpasok niya sa classroom, sabay sabi sa kanyang mga estudyante, lahat ng mga bobo, magsitayo na kayo. Walang tumayo maliban kay Juan. Kaya sabi ng teacher, ikaw, ba't ka nakatayo? Bobo ka ba? Sumagot si Juan, Sir, hindi po. Eh, bakit ka nga tumayo? Eh, Sir, nahihiya po ako sa inyo eh, kasi nag-iisa lamang kayong nakatayo.